Ano po ang inyong reaksyon sa pag-disbar sa inyo ng Supreme Court, Secretary Larry? Ah, okay. Ah, yan politika yan eh. At alam niyo naman ang skirmishes ko sa Supreme Court. Kung matatandaan nyo, i-google nyo na lang kung sino ba nag-file ng mga impeachment cases na sa mga cases. Oo. At pangalawa, ay alam ko sinisingle out ako kasi marami na mas malala at mas mabigat ang kasalanan. Example, joke, no? Naghain ng petition sa Writ of Kalikasan na naghain siya ng mga peke, ng dokumento. Isip mo, sampal yun sa Supreme Court. Biro mo, nag-i-hearing sa Supreme Court, yung pala peke, yung dokumento. Yes. At si Laila De Lima, she defied the orders of the Supreme Court allowing President Gloria Macapagal Arroyo to seek medical treatment abroad. Biro mo, mayroong kautosan sa Suprema, hindi mo sinunod. Aba, ito'y tahasan na pagsuway sa kautosan ng Supreme Court. During a Senate hearing, ha? Isipin mo, sa Senado, yes, ay inamin ni Laila De Lima na siya ay nakikiapid sa isang taong may asawa. Ay tapos ang chance nila sa akin ay kasi daw immoral daw yung sinasabi ko. Alin, sino mas immoral sa amin? Yung sa akin, salita lang. Yung kay Laila De Lima, pakikiapid ng makasalanan sa isang taong may asawa. O yun ba ay gumalaw ba Supreme Court doon? O kahit walang nag-complain. Sa akin din naman, wala rin nag-complain. Motu proprio daw. Ibig sabihin, on their own. Kaya ano, ginawa nila bahasang panluloko na ginawa ni Chel Jocno at doon naman sa kapagka-immoral ni Laila De Lima. Bakit ganon? So, ang mangyari yan, Secretary, meron pa bang apela na pwede niyong gawin para kumbaga i-reconsider ng Supreme Court yung ruling disbarring yun? Oo. Wala pa naman kami natatanggap na official notice. Agad nila sa website ang rule dyan, hindi muna dapat yan nilalabas dahil kasi supposed to be a private concern. At bibigyan ka ng chance yung lawyer na makapagsagot. In-upload agad nila, and then wala pa naman yung formal notice. So pag-receive namin ng formal notice, that's the only time na makakapag-file kami ng apela. Well, anyway, will that ruling will affect yung appointment nyo as presidential advisor in any way? Hindi. Nag-issue na no less than Executive Secretary Lucas Bersamin statement quoting President Bongbong Marcos that this incident in the Supreme Court will not affect my appointment and my performance of responsibility as the Secretary for PAPA.